Parang sumbong na dala. Basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sarap itulpo in action. Sorry po, hindi ko kayo tinatawa. Ito po, hindi ko ba't ako natatawa ito? Carolina, paso! Nakakapag-init ka lang naman! Titirahin kita! Aray ko! Babarinin kita! Babarinin talaga ta! Ano? Ano sinasabi mo? Iyan ang mga ma-action eksena na inyong mapapanood. Ngayon, yan ay hamos sa real life. Hindi yung mga napapanood sa mga teleserye. Ito, in real life. At ito, panoorin natin. Kapag ito ay naan dito. Ito, kapag nakaharang dito, ha? Tingnan natin. Ikaw ang matigas dito. Matigas ka rito, panyero, ba? Ha? Matigas ka, maga? Sabi ka kung matigas ka. Ano pa yung gaya pang mula marito? Tapos ko kayo ng marito. Sinasabihan ka namin na huwag ito dapat dito. Ay bakit? Anong pinagmamalaki mo? Bakit hindi ah, hindi naman? Bang... Tumalik ako lang talaga! Nakakapanginig ka na lang naman. Ayos ka. Sabi ka po ng mayos. Pinagpigas ko ang sarili ko dahil parang gano'ng pisan ako. Pero sobra ka lang! Itirahin kita! Ano ikaw? Ikaw ba kung ikaw ang mayabang dito? Ayaw mo na! Ayaw mo na! Lahat ka lang dito! Ayaw mo na! Ha? Ayaw mo na! Ayaw mo na! Ayaw mo na! Ilabas ang barang ko! Ilabas ang barang ko! Ha? Mali! Siyang po unang pumunta dito, nagsisigaw po siyang galit. Sinasabi po sa inyo, bawal dito! Ginagawa niyong garahe ito! Ikaw ang matigas dito! Ha? Sabi po ng lahat! Ayaw, ayaw mo na! Ilabas mo ang baray mo! Ilabas mo! Ngayon, kagawad pa ni Almeida. Kaya idulratitul po ka magpaliwanag. Kaya Mr. Junel Leona, yaman lindan lamang at dinala mo kay Idol Rapi, usapin na ito. Mamaya, antayin mo na lang din yung aking mga pasabog na mga katarantaduhang ginagawa mo rito sa aming barangay at sa mga karatig barangay. Magharap tayo kay Idol Rapi mamaya. Ha, Mr. Junel Leona, tingnan ko dito yung kayabangang inaasal mo. Muli po, humihingi po ako ng pasensya sa lahat ng mga nakanood ng aking viral video. Iyan, napanood nyo, ma-action talaga. At ito na, para sa ating pangalawang kaso. Okay. Idol, hindi mo po gagayahin ito, Idol. Kasi ang ating next na kaso ay OFW na alam natin mahal na mahal mo. Malapit sa puso niyo, Idol. Okay. Tulungan po, Idol. Okay. Ito po, Idol, panoorin po natin. Rapitul po, ako naman po inyong tulungan na maialis po dito sa bahay na ito at makaalis na dito, makauwi na po. Tulungan niyo naman ako, sir. Huwag niyo po akong pamamayanan. Ako po'y matagal nang sinasaktan dito. Buhat po nung ako'y dumating dito. Ako po naman ay lagi nang hirap na hirap sa trabaho. Overwork na po ako. Alas 6 po ng umaga. Umpisa ko ang pahinga ko'y alas 11, alas 12 ng gabi. Ako po yung lahat na inilapitan, wala naman pong nakuha sa akin dito. Hindi po ako kinukumusta ng aking agency. Hindi naman po ako tinutulungan. Wala na po akong maaasahan kundi kayo, sir. Tulungan niyo naman ako makauwi. Ako po yung natago na ng pagkakamera. Ako po yung hindi na po ako makakatulong. Truman-truman na po ako talaga dito. Wala pong natawag sa aking agency ko ngayon. Ako po yung sinakta noong September 1, huling... Idol, nakakaawa po talaga. Yeah, sige. Po. Sige, tutulong natin mamaya yan. Idol, baka lang po makalimot kayo. Sabi ko na tutulungan ko. Idol, na, uulitin ko po. Ilagay mo lang kayo yung pera dyan. Ito na po, Idol! Para mag-scared na. Yes, Idol. Okay, nasa na? Very good. All right.
Now, eto na po. Sabi nga ni Carol, hindi niyo mapapanood to, yung ganitong klase mga eksena sa teleserye na hango sa tunay na buhay. Meaning, yung sa teleserye, of course, meron mga ganito. Kaya lang scripted. Ito po, walang script. No holds barred. Ika nga. Pumpisa na natin. Okay. Now, ang pinag-aawayan po, ang pinagkakaguluhan ng magkabilang panig ay parking. Si Kagawad ng Gagala 80, he was out of line, actually. Marami siyang mga pinagsasabing mga hindi dapat niya sinabi. Pero, sa kabilang banda, meron naman dahilan kung bakit siya nagkaganon. Yun po yung depensa niya. Pakinggan po natin ang magkabilang panig at titimbangin po natin and subukan po natin silang pag-ayusin kung kaya natin. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Leona. Magandang umaga po. Mr. Leona, pakipaliwanag nga sa amin yung pangyayaring yun, Mr. Leona. Paano humantong sa ganong sitwasyon? Agad po yun, Sir Rapi. Nung kibit ng umaga, katabi ko kay namin ng kalsada. Pura-mura na po. Okay. Napuputol-putol si Mr. Leona, hindi siya maintindihan. Baka pwedeng pakitawagan ulit natin. Kagawad, magandang umaga. Magandang umaga po. Okay. Oops. Medyo may problema rin. Kagawad, pakipaliwanag nga po doon sa video kung bakit kayo ay naninigaw doon at nagwawala. Una po, ang pagiging po ng tawad sa pagbilisan ng maraming official, alam po sa pagkong ay mali. Wala eh. Kat, baka pwede yung telepono lang guys para mas clear. Di bali, wala na lang video basta't may audio. Mas importante sa akin yung audio. Tama ba para sa isang barangay official na magwawala, magbibitaw ng mga pananalita na hindi kaaya-aya para sa kanyang mga constituent, sa mga taong bumoto sa kanya, especially doon sa lugar na yon na kung saan marami ang naka-witness at nanonood. Sa kabilang banda, kaya naman ang gagalaitin si Kagawad dahil para sa kanya meron daw pasaway na residente doon na matagal na niyang sinasaway at ay makinig. Kaya napuno na siya, na-high blood na siya, tao lamang siya, napasigaw siya. Mr. Leona, magandang umaga. Sir. Sige, Mr. Leona, pakipaliwanag ka po sa amin yung nasa video. Ano bang pinag-ugatan nun at pinag-umpisahan, sir? Nagpapinto ako dito sa kapaging bahay po na kapaging kaupad. Eh, hindi lang po kung sinunungan ito ni Arnold Paul Mike. Wala tayong audio. Siguro mag-break tayo. Bago mag-airing, ang ganda raw po ng audio at video nung si Kagawad at nung nagreklamo, makailang beses daw nila tinesting at maging nung mga nakarang araw, ganun daw po talaga. Pero pag nag-airing na, sumasama raw po yung signal. So, ang kanila pong pinagbibintangan, multo. Tanong ito lang. Yes, I do. Okay, pakiusapan mo yung mga espiritu rito, kumari lang, pagbigyan tayo dahil sa Monday, wala na tayo rito sa palit na sa 25. Makiusap ka. Yes, at babae nga daw po. Ate, kung nasaan ka man, ng bahagi dito, at hindi kita nakikita, pakiusap, pagbigyan niyo na kami. Hanggang pa na lang kami. Next thing, wala na kami, Ali. Iyong-iyon na ito. Pakiusap? Bakit mo ginagano'n eh? Baka mamaya lalong mo. Hindi naman. Baka lalong magagalit kasi parang... Seryosong usap. Ate, trabaho lang po ito. Hindi, seryoso para ano, opo, please lang. Seryoso po ako, Ito. Natatawa lang po kayo sa mukha. Ate, pakiusap, pagdadasal ka namin kung ano man ang dinaramdam mo. Yun lang ang mahirap, hindi ka sa amin nakikipag-usap. Para matapos ito, pwedeng-pwede ka magparamdam, magpakita ka na, mag-uusap tayo nila, Idol. Okay. Huwag ka mag-alala, hindi i-air ni Idol ang problema. Basta bigyan ka lang namin ng katarungan kung ano man yan. Andito po si Idol. Idol, pag po may nangalabit po sa inyo, Idol, alam niyo na po. So, nakapagka na. Okay, ayan ha. Nakiusap na si Carol. Siya ang representative ng grupo na nahirapan sa makakuha tayo ng magandang signal. Subukan na natin. Nandiyan na. Pinakiusapan na yung espiritu. Okay, sige na. Hello, Kagawad. Hello po. Uy, gumanda nga. Oh. It works. Kagawad, magandang umaga po. Magandang umaga po, Idol Rapi. Maganda pong umaga rin sa inyo pong kasama. Thank you, ha. Thank you. Thank you, kaluluwa. Kung totoo yan. Gumanda biglang umaga ko, sir. Sir, pakikwento nga sa amin yung insidente. Bakit kayo na punta sa ganung sitwasyon at gigil na gigil kayo at nagwawala, Kagawad? Unang-una po, Idol, ako po'y humihingi sa lahat po ng nanonood
ng kapatawaran sa aking inasal. Bilang barangay official po, aminado po akong mali po yun. Pero okay, tao lang po ako, idol. Okay. Na napupuno din. Ito pong taong ito, ay marami na pong record sa aming barangay. Okay. Meron po yung may reklamo po sa kanya na yung pong shop niya ay pinagawaan ng isang bagong-bagong motor. Subalit, sinap-chap po niya ito. Pag pinatatawag po namin siya sa barangay, tinatawanan lang po niya kami. Na ginagawa na po niyang tangyer ang kalahating bahagi ng sidewalk o yung pong kalsada. May kaso pa po yan na binaril ng airshow yung isang kabarangay dito niya. Tapos, sa kabilang barangay po, yan po ay dalawang beses ang nahulihan ng baril. Kapag may nagreklamo po sa kanya sa mga accessories, nilalabas-labasan po niya ng baril. Okay. Ay yung pong pagkakataong niyo, yung pong maga, sabi ko dun sa kapatid kong panganay, Kuya Arnold, ipapatawag na lang namin sa barangay yan. Okay. Huwag na natin kasi baka sabihin pinapanigyan kita. At nung hapon po, sir, ang style po niya, yung sasakyan po niyang itim, ipinapark niya po sa hindi niya tapat at kinahaponan niya po niya binabalkan. May time pong hinamon na po niya yung kapatid ko. Doon na po ako na nawala na sa wisyo. Kung ika nga, yun na po yung pagkakamali ko bilang barangay. Okay. Kagawad, kung ginagawa na pala niyang talyer yung harap niya at perwisyo na siya para sa inyo, ba't din niyo na lang po kanselahin yung kanyang permit or bakit yung siya binigyan ng permit in the first place? Kami naman maga po, idol, bilang sa barangay, pag nagtubos po, binibigyan po. Ngayon po, binago na po niya yung pangalan. Inilipat na po sa ibang pangalan. Bakit nyo kasi binigyan siya ng permit kung sa tingin ninyo, yan po yung mga kaperwisyo sa mga ibang residente doon? Ba't nyo pinayagan na siya ay magkaroon ng talyer sa lugar na yon? Na yan naman po ay para sa akin, sa nakikita ko po, supposed to be residential ang zoning niyan. May kasi permit ba yun o wala? Po, ay sa ngayon po, noong July 27 po, yung bago niya po permit. Ewan ko po sa munisipyo kung nakapag-comply. Kasi kagawad, bago mabigyan ng munisipyo yan, mag-uumpisa muna sa inyo sa barangay. Di ba? Opo, hindi naman mabibigay sa munisipyo ng permit kung hindi nagbigay ng permit ang barangay. Opo. Eh, ba't nyo kasi binigyan ng permit? Ay, sa and then later on, magreklamo po kayo. Sorry, kagawad, ha? Tumitimbang na ako rito. Okay po, sir, naunawaan ko rin. So sana kung hindi nyo binigyan ng permit yan, eh hindi siya magninegosyo dyan. At kapag halimbawa nagnegosyo siya, despite na wala kayong binigyan ng permit, very easy. Tatawagan nyo lang po yung mga polis, BPLO, yes, magsanit pwersa kayo, ipasara, i-raid. Di po ba? Kaysa naman, sir, pupunta ka ron, manggagaliti ka, nagwawala ka, nagsigaw ka, tuloy. Para nakawalang respeto. Hindi na ako kayo naging kagalang-galang. Although I do understand you, kagawad na punong-puno ka na. Mr. Leona, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, eh. Ayun, medyo gumanda ng signal yung Mr. Leona. Mr. Leona, ang sabi po kasi ni kagawad, na puno na raw kasi siya, tao lang siya, eh kasi paulit-ulit na lang po, binibigyan kayo ng warning at pinapakiusapan, pero wala raw po kayong ginagawang action. Pinatawag na kayo at binabaliwalan niyo siya. Ito po niya, wala po sa akin. Ano po? Wala siyang pinagkabalik sa akin. Sorry po ah. Okay, balikan sa kayo. Mukhang galit ata yung multo kay ano kasi ay pagsalita itong complaint natin. Parang kumakampiyada itong multo kay Kagawad. Pag si Kagawad, clear. Carol, lang ka rin ito ulit, Carol. So, pag-usapan mo ulit yung multo na pagbigyan naman itong complaint natin. Ate, pakiusap, mairaos lang namin itong idol reaction. Pagbigyan mo kami, turungan mo kami para makausap ni idol lahat-lahat. Yung ating complainant at yung respondent kasi patas po kayo dito, idol. At pinaalam ko rin sa iyo, ate, patas si idol, matutulungan ka niya talaga, magparamdam ka na para matapos na rin ito. Okay. Akin pa. Okay na ha, yan. Akin pa. Kagawad! Hello po, hello. Oh, clean na clean pag si Kagawad. Mukhang bias tong multo. Oh. May kinakampihan. Ah, Kagawad, sabi mo kanina, nagcha-chap-chap siya dyan ng mga motor. Yes, sir. Yes, sir. Illegal po yun, di ba? Magcha-chap-chap ng motor at gamit ka ng ibang piyesa para pagbubuhin. Ba't hindi kayo tumawag ng polis? Sumbong sa traffic command. Kala po namin, maayos na po, sir. Dito po ang nakaraan, hindi na nga po siya pinaring nyo doon sa pangalan hindi, niya. Hindi, sir. Sorry, sir. Bakit din niyo po sinumbong sa highway patrol o sa mga otoridad, sa PNP, sa anti-car napping? Ay, ang sabi po nung ano, mag-aayos na raw po. Binayaran naman po nung ano, binayaran po nung... No, sir. That is a crime happening in your barangay. Yes, sir. No, sir. It is your duty and responsibility. Sorry, sir, na para i-report yan sa mga polis. Yung pong pagnanakaw ng motor, hindi na po dapat barangay matoy dyan. That is a crime. Yung pangangarnap.
pang-chap-chap. I'm sure more than one year po ang ano niyan, parusa kapag napatunayan. So, hindi na dapat Barangay Matos yan. Dapat po, sir, inireport niyo na po sa PNP. At pag sinabi ng mga inireklamo, o yung nagreklamo na, hindi, gusto kong magpag-areglo, hindi ako sampa ng kaso, o di, pwede nyo entertainin. Pero at least, naisampa nyo na po sa PNP para magamit po ng PNP yung information na yan, nang sa gayon, mamonitor nila yung mga kaganapang krimen sa lugar. Next time kagawad, pag may mga nangyaring krimen sa inyong lugar, i-report nyo. Tulad niyan pala, nagchap-chap siya. Opo, sa ngayon po, sir, ang inaano po namin, yung pong baril niyan, yun nga po, naging pag-ugnayan po ako sa pulis, kung mga risklado po talaga yung tatlong baril niya. Kagawad, na-check po namin yung tatlong baril niya, meron pong lisensya. Yes, sir. Pero sabi niyo po, sir, nagamit niya sa pamambaril yan at yan po ba'y nakablater na meron siyang binaril? Sir, erso po yung ipinambaril po niya. Sino pong binaril yung niya? Yung pong anak nung may tindahan po dito sa amin. Tinamaan? Na tinamaan po, butas po yung pantalon at sugat po yung hihita. Mr. Leona. Ano po, sir? Sir, paulit-ulit na lang daw po kayo pinagsasabihan ni Kagawad na ayus-ayusin naman po yung pagninegosyo sa lugar na yon para hindi po maabala yung dalo ng trapiko at yung ibang mga residente. Pero pasaway daw talaga kayo, sir, at hindi nyo nirespeto yung patawag ng barangay. Ang totoo po yan, kahit sa pangunod, wala pong nakakasin sa akin yung bawal po. Sir, pwede ba maghanap kayo ng magandang signal? Pwede kayong lumipat ulit, sir? Hello po, sir. Ayan, hindi nakakarating sa yung patawag ng barangay, tama? Wala pong notice pakarating sa akin para sabihin niya tinababaw. Sige, hindi nakarating. Pero sir, kung hindi nakarating sa yung patawag ng barangay, eh sana sir, kayo na mismo ang maging mapagbigay sa iyong mga kabarangay at wag na usana kayong maging pasaway sa pamagitan ng gawin pong paradahan yung kalye. Okupahin na po yung kalye, wala na madadaanan. Yung mga residente, sir, napiperwisyo na po yung ibang kabarangay nyo. Kayo na po dapat kusa ang gagawa ng paraan na para ayusin po yung inyong mga problema dyan, yung inyong pagkakamali. Mali po yung sir eh, na gagawin nyo pong garahe yung kalsada ng iyong pong shop. Katunayan po, sir, sila po yung mga nagpaparting doon. Dumakay ng walking. Sa mga mga nagpaparting po, sir, yung mga dumulog nila. Wala akong maintindihan eh. Mr. Leona, napapakinggan mo ako pero hindi kita naintindihan. Ito po yun, makinig kayo, sir. Una, yung pong lugar ninyo na kung saan kayo po'y nagninegosyo, nandiyan yung shop ninyo, that is a residential zoning area. So dapat, sir, hindi kayo nagninegosyo dyan, hindi kayo naglalagay ng talyer dyan. Hindi ko alam ba't kayo nabigyan ng permit. Siguro, nakiusap kayo noon, napagbigyan kayo. Two, since July, kansilado na po yung permit at inilipat nyo natin ibang pangalan. And then number three, sana konsiderasyon man lang sa ibang mga residente roon na napiperwisyo po sapagkat doon po kayo nagninegosyo, doon po napaparking ang inyong mga sasakyan ng inyong kliyente. Pang-apat, sir, gumagawa kayo ng mga violation doon tulad ng pag-chap-chap. Doon pa lamang, sir, dapat may kaso ka na doon, sir. Dapat yun, kung ako si Kagawad, ako si Chairman, tinawagan ko na dapat yung anti-car napping, tinawagan ko ng highway patrol, tinawagan ko ng station commander na may sakop sa lugar. Di ba, sir? Hindi nila ginawa, pinagbigyan ka. So, ibig sabihin, meron pa rin silang consideration sa iyo. And then, pang-lima, namaril ka pa pala ng isang tao doon, ng airsoft, tinamaan sa pantalon. Ikaw talaga dito sa Lampasaway kung tutusin. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Oh, okay kay Attorney Garrett ang boses. Hindi, Attorney Garrett, hindi galit sa iyong multo kasi pinagbibigyan ka marinig ka namin. Oh, diba? Yes, sir. Oh, mukhang okay ka dyan sa multo. Oh. Yung multo babae ro, baka crush ka. Crush ka. Oh. Hindi, multo joke ha. Anyway, Attorney Garrett, yes, sa tingin mo dito sa dalawa, sinong may karapatan magsampa ng kaso kanino? Sir, ang sasampan dito ng kaso, yung may-ari ng talyer. Kasi mo, napakadami niya pong violation. Umpisan po natin sa pinakamagaan, no? First, kailangan natin tandaan na yung ginagawa niyang talyer niya, hindi naman niya property yan. Public property yung mga ganyang kalsada, Sir Rafi. So wala siyang right na iparada yung mga motor, yung mga nagpapaayos sa kanyang sasakyan. Dapat po ipahila na yan sa city or sa municipality kung saan nalolocate yung shop niya. Yun po yung pinakamagaan. Second po, kung totoo nga na nagsachop-chop siya ng motor dyan, pwede po actually siya ma-hold liable for anti-car napping, Sir Rafi. Kasi nakaw po yun. So ang ibig sabihin, accomplice siya or baka nga siya pa ang nagpapa-carnap para may parts siyang ipangbenta. So kailangan natin tignan kung ano ba involvement niya sa carnapping. Okay. Tapos pangatlo, Sir Rafi, yung sa pag-airsoft,
Although nasabi natin dati na kapag gumamit ka ng peking baril sa crime, tinatrato nating totoo yun, hindi siya nag-a-apply dito. Ang mag-a-apply lang dito, Sir Rafi, ay yung physical injuries na na-cause niya nung binaril niya nga ng airsoft. Physical injuries? Yes, sir. May physical injuries siya against dun sa binaril niya. Second is carnapping, laban dun sa mga taong kinuna ng motor na chinap-chap niya na. At pangatlo, yung sa city ordinancer na ginagamit niya ang public roads for private purposes. Okay. Sa kabilang banda naman, para maging fair tayo, sure, meron bang kaso laban kay Kagawad na nagwawala, nagsisigaw, at meron pang party ata doon na naghamon si Kagawad? Hindi ko naman dito kinokonsinte yung mga paghahamon ng ating mga public servants. No? Kahit na nag-enforce sila ng, sabihin na natin, they're enforcing the law, gawin natin sa maayos na paraan. Huwag naman yung naghahamon ng laban, Sir Rafi. Pero this is an administrative case compared po dun sa dalawang criminal case and one administrative na laban dun sa talyer. So, yung isa admin dito para kay Kagawad, yes, Kagawad para dito, yes, naman sa mayroon ng shop, tatlong possible criminal cases. Yes, sir. Ganun na nga po. Okay, sige. Salamat, Attorney Garrett. No problem, Sir Dad. Okay. Jonel? Jonel! Jonel! Sir po, Idol Rafi. Uy! Narinig na. Okay, gusto niya pala yung ganun tawagan. Mukhang mag-friendship yung dalawa. Sir, kayo naman po, mag-explain kayo ng side niyo, sir. Idol, nung may test po, Idol, nagpatingo ako sa may kabilang katabing bahay. Kabila ko nga sa kabilang naman po kayo sa sir, puputulin muna kita at mag-news break lang kami. Hanap ka pa sa ng ibang signal, sir. Guro, hanap ka pa talaga, sir. Malabo talaga, sir. Sorry, sir. Magbabalik po ang Idol in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rafi Tulfo in Action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Iwanan, sigurado ko yun. Sa Rafi Tulfo in Action. Sa kampinang naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in Action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino, dahil meron tayong mabuting Rapi Tulfo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dayla kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi, ay merong Rapi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in Action. Kakampi nang naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapi Tulfo in Action. Bawat sumbong may solusyon. Ganyan kagaling ng idol ko. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na mag-asawa na halos lubog sa pumunoy. Gusto maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. O, diba, the best talaga. Ganyan kagaling ng idol ko.
malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang Rapi Tulpo. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali, support ako sa ibo o Sir Rapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang ano man ang sumbong nadala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Okay, sa ating pangalawang reklamo, kambyo muna tayo sa isang kawawa nating OFW na humingi po ng saklolo. Siya po ay si Ma'am Rose Fe Perez Rocoblanca, all the way from Saudi. Rapi Tulpo, ako naman po inyong turungan na maialis po dito sa bahay na ito at makaalis na dito at makauwi na po. Tulungan niyo naman ako, sir. Huwag niyo po akong pamamayanan. Ako po'y matagal nang sinasaktan dito. Bungat po nang ako'y dumating dito. Ako po naman ay lagi nang hirap na hirap sa trabaho. Overwork na po ako. Alas 6 po ng umaga. Umpisa ko ang pahinga ko'y alas 11, alas 12 ng gabi. Ako po'y lahat na inilapitan. Wala naman pong nakuha sa akin dito. Hindi po ako kinukumusta ng aking agency. Hindi naman po ako tinutulungan. Wala na po akong maaasahan kundi kayo, sir. Tulungan niyo naman ako makauwi. Ako po'y natago na ng pagkakamera. Ako po'y hindi na po ako makatulog. Truman-truman na po ako talaga dito. Wala pong natawag sa aking agency ko ngayon. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rose Fe. Madam. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, sir. Nasa Saudi pa rin po kayo? Oo, sir. Nandito po ako. Okay. Sir. At gusto niyo na pong umuwi. Sinasaktan po kayo ng inyong amo. Gustong-gusto ko na po. Matagal na po ako sinasaktan dito. Sa pool po ako sinasaktan dito. Nahingi po ako ng tulong sa agency ko. Hindi po ako pinapansin. Okay. Bakit daw po ginagawa ng amo ninyo yon? Ano yung dahilan? Bakit niya nagagawa po yun, ma'am? Anak po ng amo po ang nananakit sa akin. Kasi po, ang gusto po ng aking among babae, yung kanilang madrasta, opo, ay pagbaba po niya ay malinis na po. Okay. Ngayon po, minamadali kong maglinis, opo, ay aayaw naman po nung anak. Ang ginagawa po nung anak, minsan, inaagaw po sa akin ang basahan, hinahampas po sa akin. Mm-hmm. Tapos pag hindi po ako nakikinig, itinutulak po ako, napapatama po ako sa rep. Minsan po, nakatutok sa aking mukha, limang galamay, dinuduraan po ako. Tapos po ako ay nung September 1, katapos ang sinaktan po ako, okay, ay ako po ay kinalmos po ako sa baraso, pinalo ng wiper sa ulo, tinadyakan sa tiyan, kaya po ako ay nagreklamo, humingi na po ako ng tulong nang humingi. Ma'am, naikwento niyo na po ito sa inyong agency. Ano pong sabi ng agency, ma'am? Ako po ay nung sinaktan ay August nung pong isang taon, 2019. October po, nag-chat na po ako sa agency ko sa Malurata. Okay. Chat po ako ng chat. Ano sabi po nila? Nakukul po ako. Hindi po ako sinasagot. Nung mag-reply po sa akin ay February. Ang sabi po sa akin ay kung ako'y nanganganib ang buhay, tumawag na po ako sa 999. Yun lamang po ang reply sa akin. Yun lang po sinabi nila, tumawag na sa 999. So, wala silang yung ginawang po paraan na para kayo po'y puntahan at check upin at i-pull out na. Sige wala po, ma'am. Po. Ganito po ang wala gagawin po ko, ma'am. Sa araw na ito, ipu-pull out ko po kayo dyan. Tatawag po tayo sa OWA. Yung agency, ma'am, pakakasuhan natin. May mananagot dito. Tulungan nyo na po akong makauwi. Opo, ma'am. Lalong madaling panahon, ako po ay trumang-truma na, sir. Wala na po akong ramdam ng pagkain. Hindi ko kayo pinapakain din, ma'am? Pinapakain po. Ay, wala na po akong ramdam ng pagkain. Okay. Gustong-gusto ko na po makauwi talaga, sir. Pero, tulungan nyo ako, sir. Okay. Ma'am, mahaba na po yung 2 linggo. Kayo po ay makauwi na. Siguro po 1 week, andito na po kayo. Ipapu-pull out po namin kayo ngayong araw na ito. May pupunta po sa inyo dyan, sa bahay po ng inyong amo, para kayo po isunduin at dadalhin po sa ating embahada. Ano po? Anong oras po ba dyan, ma'am, po ngayon? Sir, marami po. Anong oras po dyan? Ngayon po ay mag-alas 7 po ng umaga. Ay, ako po'y natago lamang. Baka po ako mamuli ng amo ko. Ay, aagawin po ang aking cellphone. Opo. Bago po mag-alas 5, ma'am, may darating po dyan na okay
mga autoridad natin. Sir Hans, magandang umaga. Thank you so much, Sir Hans. Okay, meron po tayong OFW, SOS lang po ito, sir, na siya ko'y minamaltrato ng kanyang amo, sinasaktan, at gusto niya na pong makaalis sa impyerno na yon, at baka pwede yung ngayong araw na ito, mapadalan po natin ng mga investigado natin para mapulat po siya. Posible ba yon, sir? Yes, sir. Yes, sir. Pahingi po ng pangalan at contact info para unang-una matawagan siya para makapalma siya at mabigyan siya ng kumbaga assurance na siya itutulungan ngayong araw. And then pangalawa, patatawag natin yung agency. Apo. Agency dito, agency doon. Ayun. Para masagip siya. Kasi sa sabi daw ng agency, eh kung ikaw binubugbog yan, tumawag ka lang sa 999. Naku po. Eh pag ganyan eh, susumbong na natin sa PUA, sir, para madisiplinahan na. Ayun. Sige po. Attorney Hans, off-air, bibigay po namin lahat ng detalye. Sobrang yes, thank you, Attorney yes, Hans. Katulang kayo, sir. God bless. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan, oh. Ma'am, mismo na ang kataas-taasan ng sir. OWA ng ating pong kausap. Sir. Ngayong araw po na ito, bago mag-alas 5, nandiyan na po yung sundo niya. Okay, ma'am? Okay, sir. Salamat, sir. Opo, ma'am. Ako po'y tuwan-tuwa. Ako'y makakaalis na dito. Opo, ma'am. Ako bin... Sige po. Ma'am, huwag niyo ba ang telepono? Kakausapin niyo po kayo ng mga staff, ha, para pag-usapin kayo ni Attorney Kakda doon sa mga detaling kayo kailanganin para mapauwi kayo. Okay? Nakita niyo, mga kapatid. Very clear. Abroad pa yan, ha? Very clear ang signal ni Madam natin ng OFW. Very clear ang signal ni Attorney Kakda. Very clear kay Attorney Garrett. At doon sa kagawad. Pero doon sa nagreklamo, malabo. Umakit na lang sa babong. Malabo pa rin. Pakitin mo kayo sa puno ng niyog. Subukan na natin. Kung malabo pa rin. Kasi kung malabo pa rin, maniniwala na ako na meron talagang multo. Sa ngayon, hindi pa ko niniwala. Subukan mo pakitin sa puno ng niyog. Hindi, iba kasing puno ng niyog. Kahoy. Ewan ko, meron niyang... Pagtasan mo ang puno ng niyog. Oh, may antena yung mga dahon eh. Pag wala pa rin, maniniwala na ako sa multo. Sa aming pagbabalik, dyan naman kayo. Ano man ang sumbong na Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting Rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging dahilan kung bakit ako'y nandito. Tama. Hanggat merong inaapi ay merong Rapitulpo. Walang iwanan, asahan nyo yan, di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali, huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban, sama-sama tayong babangon, sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Katong pinang naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sa Rapitulpo in action. Bawat sumbong, may solusyon. Ganyan kagaling ng idol ko.
ko, hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi ng bawat Pilipino. Mga humahanga, di mo na mabilang, pati mga tao na kanyang natulungan. Mga naaapi na bumangon muli nang mabigyan niya ng kabuhayan. Relasyon na magkasawa, na halos lubog sa kumunoy. Gustong maghiwalay pero dahil kay idol, lahat ay hindi natuloy. Oh, di ba? The best talaga, ganyan kagaling ang idol ko. Malabo na ipagpalit mo ang nag-iisang rapitul ko. Kasama mo sa kalungkutan, kasama sa kasiyahan, kasama mo sa problema, kasama mo sa tawanan, kasama mo sa tagumpay, kasama mo sa pagkabigo. Kaya kahit ano ang mangyari, hindi mababali. Support ako sa ibo o Serapi. Idol ko kaya yan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, di makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yan. Ito, 25,000? Yes, 25,000. Taga, huwag ko muna sabihin lugar, baka mamaya magbitiwa na sila pag sinabi ng lugar. Ha? Hatid po ito ng ATC Healthcare Corporation. Nagawa ng Vitasin. Vitasin, pampalakas ng immune system, pampatibay ng resistensya. 25,000 pesos. I-dial na natin. Okay. Idala natin. Ayan. Okay. Check. And pindot. Ayun. Ayan na. Kailangan na kailangan itong 25,000. Itong ating tinatawagan ngayon. Ayan. Malangay. Ma. Hello. Hello. Oh. Oh. Baka malay mo. Ha? Hello. Hello. Oh. Hello po. Ha? Ano? Hello? Oh. Sarapi, nanonood ako. Nanonood ka? Saan ka nanonood? Anong, saan ka nanonood? Sa? Saan ka nanonood? Sa Facebook, YouTube? Sa TV po. Ah, sa Facebook. Sa TV po. Sa TV, anong channel? Anong channel? Anong channel? 1PH po siya. Yes! 1PH! 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 One-PH, the best ang One-PH. Thanks to One-PH. Mana, nanalo ka na ng 25,000. Panoorin natin to. Pero sana ako iyong mapili ay pambili ng gadget sa pag-aaral. Sa pag-aaral niya. Naglalabada lang po ako. Ayun. Ma'am Helen. Congratulations po. 25,000 po, Ma'am Helen. Ayan po. Ngayong araw na ito, parating na po, ha, Ma'am Helen. Opo, salamat po. Ayan. Ma'am. Thank you po. Thank you. You're very, very welcome po, Madam. Ingat kayo palagi. Salamat po. At salamat po, Ma'am, ha, sa pagiging subscriber ng Signal at panunod sa 1PH. Ayan, Channel 1. Okay. Thank you, Ma'am. Okay. Ngayon naman, manood tayo ng isang video ng pasasa... Wala. Sana yung mga ano. May karis mo na. Sa mga nais makatanggap ng ayuda, panoorin po natin to. O mga kapatid, huwag dito sa Facebook o YouTube mag-comment ng inyong mga numero, ha? Heto lamang po ang dapat gawin para makasali sa tulong ni Idol. Gamit ang inyong cellphone, i-video kung bakit karapat dapat kayo sa tulong ni Idol. Ipadala yan kasama ang inyong contact number sa email address na graphitoolfineaction@gmail.com. At ito po ang pinaka-importante, ha? Pagpatak ng alas 11 ng umaga, abay dapat nanonood kayo ng Idol in Action sa 1PH o di kaya naman sa TV5. Dahil malay ninyo, kayo na po ang susunod na tatawagan ni Idol Rafi. Okay, ganito naisip ko. Ako ay magpapakontes at ang mananalo, bibigyan ko ng 6 months o 1 year free subscription sa Signal para mapanood yung 1PH. Para palagi tayo masaya. Siyempre, pag sa 1PH, very clear po yun.
Ano dito sa TV5? Kaya lang paminsan-minsan kasi sa TV5, kami po mapipream sapagkat meron pong basketball, meron pong mga ibang kaganapan na binibigyan po daan ng TV5. Pero sa 1PH, diretso-diretso yan. Kaya, ano kaya, no? Magkano bang subscription sa Signal? 500. Eh, kung magbibigay ko free one-year subscription ng Signal sa mananalo? 6,000. Magkano lang yan? 6,000 na? Opo, 6,000. Kayang-kaya! Mamimigay ako, yung siguro, no? One-year free subscription ng sa Signal para mapanood ako sa 1PH. Mapanood nyo palagi ang Wanted sa radio. Pwede. Umpisaan ko siguro yan sa mga susunod na araw. Hindi nga po, 550 lamang pag nag-subscribe kayo ng Signal. At very clear yon, di ba? Yung oh. HD. Oo. Palagi napapanood yung Wanted sa radio, hindi kayo makaskip. Hindi kami napipreempt sa Wanted sa radio para tuloy-tuloy at saka idol in action. Tama? Okay. Marami na akong nagsabi. Sa grand tulong sa pagbabalik ng idol in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapitul po in action. Sa Pampinang naaapi, ang lodi ko na aking may pagmamalaki. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rapitul po in action. Nag-iisang pambansang sumbungan na andyan upang lahat tayo'y matulungan. Di ka bibiguin, bibigyan ng pansin kung ano ang ilalapit sa kanyang hinain. Kaya totoong ang sarap maging Pilipino dahil meron tayong mabuting Rapitulpo. Handa kang pakinggan, handa kang damayan, walang pinipili, mahirap man o mayaman. Isa kayo sa naging daylang kung bakit ako'y nandito. Hanggat merong inaapi ay merong Rapitulpo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Ano mang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapatid. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwan. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, ay makakasama mo siya. Di ka iiwan. Okay. Ito po ang update tungkol doon sa complainant sa talyer. Nagpalit na po ng cellphone ilang beses, nagpalipat-lipat na po ng lugar, halos magkatabi lang sila ni kagawad, pero hindi pa rin siya makapasok. Ngayon, nasa inyo kung naniniwala pa rin kayo sa multo o hindi. Ako hindi pa rin. Hindi pa rin. Oh. Pero itong mga tao ko, paniwalang-paniwala, umakit ba sa puno ng niyog? Ha? Lahat ng klaseng pwesto, punesto na, ayaw pa rin pumasok. Okay. Wala tayong magawa. Pero ito, siguradong papasok to. Pasok sa Pera-Pera Girls. Yeah, Pera-Pera Girls. Yun. Yeah. Okay. Okay. Yeah. 20, ang 30, 30,000, urok ka para makita to. 30,000 pesos by testing. Ayan. Ng ATC Healthcare Corporation. 550. Ayan, mura. Very affordable. Oh. Pampalakas ng inyo pong immune system. Vitamin C with zinc. Ito po, ang Vita Zinc. Ito po yung iniinom lahat ng staff. Kasama ako dyan. At nabibili po ito sa lahat ng butika. Sabihin nyo lang po, yung Vita Zinc na sinasabi ni Idol Rocky. Alam na mga butika. Pero pag pumunta kayo doon sa Mercury, ano yun? Doon lang kasi ibang butika muna. Okay, dahil natin, 30,000.
At kailangan nanonood kayo sa Signal Channel 1 o dito kayo sa Facebook at YouTube para kayo manalo. HD kapag kayo po nag-subscribe sa Signal. HD. Very clear. Okay. Pindot. So, tuloy-tuloy sa'yo. Yeah. Sige, okay. Daya. Timing. Yeah. Okay. Ingat. Sige, sa'yo. Baka nanuluto ng NBA. Baka nanuluto ng NBA. Mamaya rin basketball. Dito muna. Pero to. Hello, Ining. Si Lolo Gaspar to. Ining. Pinatay. Patay ka ngayon. 30,000. Isa pa. Lolo Gaspar, Baltasar naman. Baltasar naman. Hello. Ay, malamang malamang. Ano tayo? Maging 60,000 to. Pinatay tayo? Hindi, 30. 15 to 7. Ah, kasi 15, 30, tapos 45. Ano? Wala na. Pinatayan tayo, no? So, akala niya, prank siya tayo, no? Nagpa-prank? Sayang! Palagay ko, nanonood to ng... Baka nanonood to ng NBA. Oo, inihintay ang ere natin. Alas 12 na. Ba't wala pa eh? Oo nga. Oo, oh, hindi niya alam na 1. Oo nga na. Palagay ko nanonood to sa NBA ngayon. Sa Channel 5. Tapos ngayon, ini-storbo mo ako. Baka nag-shoot-shoot na sila doon. Kaya nga, paanyaya po sa inyo. Kasi marami pang pa-contest kami gagawin dito. There are times. Siyempre, may commitment po ang TV5 sa NBA, sa sports. May commitment kami. Kaya dapat matupad yung commitment na yun. Then, mapipre-em po once in a while yung show namin. Okay? Now, para tuloy-tuloy kayo po mananood, tuloy-tuloy po yung inyo pong pagpapanood ng mga programa po ng Idol in Action at Wanted sa Radio, mag-subscribe po kayo sa Signal. Okay? Signal po. 550 lang po. Ha? 520. Murang-mura po. Tapos, HD po yan at ang dami pong channel. Ako, tatlo ang TV ko sa bahay na puro Signal. Okay. And, at the same time, sinasabihin yung boses ko. At the same time, mura. Di ba? Signal, subukan niyo po. Maniwala kayo sa akin, pag nag-signal channel, nag-signal subscription kayo, gaganda po yung buhay ninyo. Subscribe na sa Signal at palaging tumutok sa Channel 1. Diba? Okay na? Ayan. Susunod po ang mga balita, magpapabusog sa inyong kalaman. O, ha? Signal, subscribe na kayo. Sa mananong sa bahay Facebook Live, tumutok lang po sa 1PH Facebook para sa bagong ilin. Tulpo, handa kang pakinggan, handa kang damay.